everyone! Oh my god, it's me, Ira, and welcome back to my channel! So, syempre, I'm back with another video. Syempre, ang comeback video ko is yung favorite na ginagawa ko dito sa YouTube. Ay, ang gumawa ng haul. At possession niyo na kung narinig niyo yung ulan dahil galit na galit si Umpong, ayaw talaga niya magpahinga. So, please lang, Umpong, kahit ngayon lang, kahit mga 10 minutes, magpahinga ka muna. Ay talaga niya magpahinga. Push na push pa din ang paggawa natin ng mga videos. Okay? So, gagawa ko ng haul para sa inyo lahat. So, these are the makeup that I actually got this past 2 months ata. Kasi di pa marami ng mga makeup na lumabas ngayon. And, before that, hindi na ata ako bumibili ng makeup kasi gusto ko gamitin lahat ng mga makeup ko ngayon. Eh, sayang naman kasi, di ba, yung mga makeup na hindi mo ginagamit. Okay? So, medyo madami siya ganito. Nakalagay siya dito sa bag na ganito kasi dito ko talaga nilagay lahat ng binibili ko kasi gusto ko nga mag-film para sa inyong lahat. Okay? So without further ado, let's get started. So ang unang ipapakita ko sa inyo is yung suot kong lipstick ngayon. Okay? Nakuha ko to sa online shop ni Miss Anakai sa kanyang Shopee account. And as you all know, parang birthday month niya ata ngayong September. Nagkaroon siya ng parang sale or less percent ganun. Eh medyo mahal kasi siya pag bibili mo siya ng original price. So, grab the opportunity ako na kunin siya. So, meron akong tatlo dito. Ayan siya. So, I have 2 lip driver and then 2 juicy lasting tint. Sobrang popular nito noon. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon. So, ang ginagamit ko ngayon or ang suot ko ngayon lipstick is the lip driver don't stop on your lips. So, ayan siya. Ganito ang packaging niya. So, this is how it looks like on my lips. Now, alam mo sa totoo lang, nagustuhan ko siya. Kasi, pag in-apply mo siya, para siyang velvety. Pero, pag tumagan, nagiging matte siya. At ang maganda dito kasi, ayun yung shade niya, color niya. Ang maganda dito, is hindi siya very drying sa lips. Now, I know why Miss Anakai like it. So, ngayon, super favorite ko na siyang gamitin ngayon. And sadly, nauubos na nga yung stocks niya kasi marami nang buwibili dahil nga syempre, di ba, mas cheaper price niya for the whole month ata ng September. I'm not really sure. Pero, yun yung nakita ko sa Instagram post niya. So, this is the lip driver in the shade Don't Stop. So, sa Romant yan. The next color that I got is the Overrev. Ayan. Ganito naman yung color niya. So, ang shade niya, when I apply on my hands, ayan. Ganyan shade niya. So, pag in-apply mo siya, para siyang mabasa-basa, pero, pag tumagal siya, magiging matte siya. Kaya maganda yung application niya. Hindi siya very drying. So, yun lang. So, I have 2 lip juicy lasting tint. So, yung first shade na nakuha ko, ayun na naman po. So, from Roman din siya. Ganyan yung packaging niya. Mo siya. Ito naman, tint. Tint na makapal yung shades niya. Ganyan, o. Oh. Ayan. Pag medyo inanong ko siya, ganyan itsura niya. So, para kung gusto nyo lang ng simple-simplihan, Korean look, Charlotte Everland, gano'n ang itsura niya. So, that's in the shade Ruby Red. Next is the Dragon Pink. So, ayan, yung shade niya. So, pagka kinalat mo siya, ayan. Pigmented naman siya. Kaya kung gusto mo lang ng simple-simplihan, Korean look, ayun, maganda siya. Favorite siya ni Miss Anakai. So, ayan yung 4 colors ng Romance. Ito yung Juicy Lasting Lip Tint. Tapos, ito naman yung Roman na lip driver. Next naman is from the brand Happy Skin in collaboration with Catherine Bernardo, itong line na to ng Happy Skin. So, I got this from Lazada. Kung gusto niyo bumili ng, or ayaw niyo mag-mall, eto, sa Lazada ko siya kinuha. So, tatlo siya yung kinuha ko in the shade Wonder, Moxie, and Authenticity. So, ang natry ko lang dito si Moxie. So, open natin siya. This is how it looks like. Upo, para siyang lipstick ng ColourPop. Para siyang burgundy red na shade.
So this is Authenticity. Lips But Better na yan. Authenticity at saka si Wonder. Parang light version lang si Wonder ni Moxie. So ayan yung shades niya. Kiss Skin Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint in the shade Dream. Isa lang yung kinuha ko kasi itong ano na to, nakuha ko siya parang set na. So pagka nag-swatch tayo, ayun yung tsura niya. Very tinty. Ayun. Para lang kalawang yung tsura niya. So that's how it looks like. Happy Skin Stay Fresh Weightless Pressed Powder. So color blue siya in the shade light beige. So pag inopen mo, ayun yung powder, tapos sa ilalim niya merong sponge. So hindi ko po siya nagagamit eh. Mascara, ayun yung mascara niya. Extra Drama Volumizing Mascara. So purpley yung shades niya. Ayan, very cute na packaging. So ayan siya. I don't know kung mapapansin niya, pero meron siyang perma dito na very limited edition lang. Ewan ko, napapansin niyo ba? Ay, grabe, galit na galit talaga si Umpong sa akin. Pipilam daw kasi ako. So lastly, from the Happy Skin, yung blush nila. So yung Instant Glow Long Wear Powder Blush. So maliit lang siya, ganyan lang siya kalaki. Hindi siya pala malaki, akala kong malaki siya. Pero yan yung gamit ko ngayon. Sobrang ganda rin ang shade na to. Next naman, I have the Face Shop makeups na in collaboration with Coca-Cola. So this is how it looks like. I got the, this one is the Oil Control Water Cushion in the shade V, ano shade to? Natural Beige. Eh, yung very cute packaging siya, di ba? Tapos, when you open it, may mirror. Syempre, yung parang normal lang na cushion. So, yung powder puff niya, and then, yung mismong makeup na dito sa loob. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko yung mga blotting powder kasi parang pag oily ka, magbablot-blot ka na lang, ganon, sure la. So, ganyan. Maliit lang siya, hindi siya super laki, pero mas malaki pa rin siya compared dito sa Happy Skin. Ayan yung size difference niya. Puff din niya, and then color white lang siya. So, parang pang blot-blot lang siya kapag may oiliness ka. Okay? One, I got the lip tints. Yung very cute packaging niya. Ayan siya. And then, dalawang shade yung kinuha ko. Pero hindi ko alam, isang shade lang pala yung nabunot ko. Grabe, di ba? Parehong 02. So, ayan yung tsura niya. Meron siyang globe. Di ba? Ang cute. Super cute. Parang very, very watery. Tapos, sobrang mabilis lang siyang matanggal. Hindi siya long-lasting, actually. Ganyan siya. Nice kay lipstick kasi hindi ka alam, medyo gulo-gulo pala siya. So, and then I got two lip tints din sa kanilang regular line. In the shade, walang shade. Bakit ganun? Ah, this one is 03. Tapos, ito naman is 05. Now, ito yung pinaka-gustong-gusto ko na lip tints sa The Face Shop. Kasi, super okay siyang gamitin sa lips. Hindi siya katulad nito. Ewan ko pala sila ng formulation, pero parang magkaiba. Hindi ko alam. Tsaka ito, meron pa akong isang gusto sa The Face Shop na lip tints. Yung ganito nila. Sobrang ganda nito. As in, kahit ito lang yung suotin ko, masaya na ako. Yung tsura niya. Ito siya. This one is in the shade. Walang shade kasi wala siyang, ah. Kasi titingin naman kasi, bes. Hindi yung dagdal na lang dagdal. 01 Rose Bonbon. Ang dami niya pa. Anyway, so those are the things that I got from The Face Shop. The BLK lipstick. Kasi wala akong BLK. As in, wala talaga. So, meron akong 3. Kasi nga, super cute ng packaging nila. Ayan. So, ito yung kanilang parang travel edition. Yung BLK Travels. So, I have 3. This one is Dubai and Hong Kong. Tapos, this one is New Zealand and South Africa. Tapos, yung isa naman is Philippines and Australia. And, akala ko, nung binili ko siya sa online, kasi minadali ko, kasi baka mauubos ka agad. Akala ko, full size. Hindi pala. Mini, alam ko naman mini size siya, pero hindi ko alam na super duper mini siya. Ayun yung kamay ko. Ganyan lang siya kalaki. Favorite siya ng shade. May blue, may red. Tapos, pero hindi yun yung color niya. Hindi siya literally na blue packaging, tapos blue yung lipstick. Hindi.
So, I have naman yung sa New Zealand and South Africa. Ayan. Yung green, tapos orange yung color ng packaging. Yellow, tapos itong parang dirty white na color. Ayan. So, I'm gonna do a separate video on this. Hopefully, na makagawa talaga ako. Pero kasi, maganda siya kasi. As in, marami akong naririnig na magandang review sa BLK. So, hopefully, maganda nga siya. Kasi, if maganda siya, sayang. Kasi yung 9.9 Lazada sale that time, yung isang lipstick na lang ni BLK, parang 100 plus na lang. Super sayang. From ColourPop, you know naman how much I love ColourPop. So, meron akong mga gustong-gustong bilhin sa ColourPop, pero ngayon ko lang siya nabili. Matagal na siya na-release dito sa, na-release, I mean, sa ColourPop, pero ngayon ko pa lang siya binili. So, the first one is in the No Filter Foundation ni ColourPop. I mean, siya in Fair. Ngayon, ang ginagawa ko kasi, bumibili ako, pagka bumibili ka sa online, hindi mo alam kung ka-shade mo talaga yung foundation. So, ang ginagawa ko, bumibili ako ng mas lighter. Para, ayusin mo na lang ng bronzer kapag super white niya, di ba? Kasi dark naman, papaano man aayusin yun, di ba? So, ayan lang siya. Wala siyang take, pero deep, naka-pump naman siya. So, ayan. Next is, I have 2 no filter setting powder. Hindi ko alam kung bakit dalawa, pero I've heard, hindi daw siya maganda. Pero hindi ko pa natatry. This one is in translucent. Maliit lang siya. Ganyan lang siya. Hindi siya yung super laki na kasing laki ng Laura Mercier. So, ayan. This one is translucent in the shade banana. So, parang color corrector lang naman yung banana pag may mga reddish discolorations ka. So, ayan yung dalawa. And then lastly, sa ColourPop is yung Fortune Palette. Nag-sale kasi si ColourPop ng Fortune Palette. So, kaya nag-grab the opportunity ako. By the way, if you want a very affordable American brand na eyeshadow, I suggest ColourPop. Super gaganda ng eyeshadows nila. Very affordable pa siya. So, ayan yung Fortune. So, alam niyo naman ako more on matte color na ano lang. Brown. So, yung parang pang everyday lang. Ayaw kasi ng colorful na eyeshadow. So, ayan yung color yan. Ito yung color ng Fortune. Pangalan ba to? Yung shadow palette niya na puro brown. Kasi dalawa yung Fortune eh. Yung isa parang colorful, tapos ito yung more on brown. So parang pang everyday look. Meron pa pala akong iba pang color pop. So I have, ayun, meron pa pala akong No Filter Sheer Press Powder in the shade light. Yung din niya. Ito malaki talaga to. Wala siyang powder puff. Ganyan lang siya. Next one, sale din to sa ColourPop. Yung Up the Ante. Yung ColourPop Face Duo. Akala ko malaki siya. Super late lang pala niya. Grabe, di ba? In the shade Wildcard and First Price. O, bongga. Alam niyo kung ba't kailan ito kinuha? Guess what? Yung packaging lang niya na color pink. Kaya ko siya kinuha. Ayun. Yun lang yung purpose nun. Lux lipsticks. Now, this is the first time that I'm gonna try the Lux lipstick from ColourPop. This one is from Shyla by ColourPop in the shade Come On Sis. So, yan lang siya. Super, alam niyo yung packaging niya, hindi siya yung parang cheap na packaging kasi very affordable nga yung price niya. Mabigat yung packaging niya, tapos gold pa siya. So, ayan. Tapos makikita niyo yung mga flower, I mean, mga star-star. Diba? Super cute. Ang ganda. So, ayun yung shade niya. So, magagamit ko na siya since na-hold ko na siya today. Hopefully, maganda yung videos na nagawa ko. Kasi, ang ingay-ingay ni Umpong. Wala na talagang pakisama to si Umpong. Ngayon nga lang nag-comeback video si Madam Ira eh. Na nag-umpong-umpungan. So, lastly, I have 2 products that I got from Sephora. Now, this one is the Huda Beauty Faux Filter Foundation. Now, this one, matagal na siyang na-release. Or matagal na siyang na-release ni Huda. Pero ngayon ko lang napipi ko na talaga ako sa bangon ako. Mahirap talaga siyang umikot-ikot sa akin. Naligo ako ha. Ang hair ko eh. Ngayon, ito lang naman yung eyeballing ng shades. Grabe. I'm in the shade Angel Food. Ayan yung packaging ni Madam Huda. Madam Huda. So, may pump din siyang kasama. So hopefully, yung shade sakto sa akin. Kasi kinuha ko medyo parang second or third to the very lightest shade ni Huda. Lastly
is from the Marc Jacobs Omega Bronzer. Ito, super tagal ko na talaga siyang inantay na magka-restock siya. Tapos na nag-pop up yung email ko sa Sephora na nag-stock na siya. Grabe, wala nang alintaga. Binili ko na talaga siya. Sobrang tagal ko na. Siguro it's been, mula nung na-release siya, ganun ko siya katagal na nagustuhang bilhin. Pero lagi siyang sold out. So, ayan yung itsura niya. Diba ang ganda? Super laki niya. Iinis talaga ako sa bangaw, ha. Grabe bangaw, ha. Si Pongpong nakikisali. Ikaw pang bangaw ko, nakikisali ka rin sa video ko. So, meron siyang malaking mirror. So, ayan yung shade niya. Bronzer lang naman siya, actually. Parang kung baga, kung may isang bronzer lang akong dadalhin pag ako'y nasa island, ito na yon. Sobrang laki. Sobrang ganda ng shade niya. The packaging itself, super ganda. Tapos, ang laki-laki pa niya, okay? Yehey! So, I'm finally done filming the video. My ho! Yehey! So, sana maging maganda yung kinalabasan nito kasi maingi talaga to si Umpong eh. Wala talagang paki sa amin. Dapat pala kinausap ko muna siya na mag-ulan-ulan siya tomorrow na duty ako. Kasi ngayon hindi ako duty dahil OPD lang ako. So, wala tayong pasok ngayon. So, yan! Yehey! Thank you so much for watching my videos. If you haven't subscribed, please do subscribe to my channel and don't forget to like this video para marami pa tayong gawing video in the future. Para naman ganahan si At Girl na maggawa ng videos, di ba? And of course, don't forget to click the bell button for you to be notified for my upcoming videos. Thank you so much for watching. Bye!